Okay. Ngayon ay gagawa tayo ng puto cheese. Sabi nung isa kong viewer, it's cheese puto daw. So, di, cheese puto na lang. Para dito yung mag-away-away. So, una kong ilalagay ay yung water. 3 cups po itong water, pero di ko muna lalahit rin. Nagtira ako ng mga 1 cup. Tapos, haluin ko ng konti. Ah, pwede na palang lahat eh. Yan. So, ang nilalagay ko po ay baking powder. 4 cups po yung aking all-purpose flour, kaya 4 tablespoon din yung baking powder na nilagay ko dyan. Ayan. At yung 3 cups ng tubig ay tinodo na natin. Ilagay ko na rin po yung white sugar. 3/4 cup lang yung white sugar. At ilagay natin yung 4 pieces ng whole egg. Batihin ko muna ng konti. Ayan, ilagay na natin yung egg dito sa mixture. Maglalagay din po ako ng 1/2 cup ng coconut oil. Pwede pong melted margarine, pwedeng melted butter. At ito na yung condensed milk. So, baka sabi ng iba, ay ang tamis-tamis naman. So, hindi po yan magiging mas matamis, may magiging sobrang tamis kasi tansyado ko na po yan. Nakapagkaisa lang yung isang can lang ng condensed milk ay kailangan pa nating maglagay ng kaunting sugar. So, ang nilagay ko lang namang sugar ay 3/4 cup. Kung gusto mo naman ng talagang matamis, ay pwede mo nang itodo ang 1 cup. Yan. Matabang din kasi pag wala. Ngayon ay haluin na natin. Para sa mas makinis na puto, mas maganda po ay sasalain natin yung ating mixture. Kaya ngayon po ay sasalain natin ito. Mapapansin natin ay may mga buo-buo pa. Kaya kailangan po yan salain. Madilaw ang puto natin kasi halos kulay orange yung kulay ng egg na nilagay natin. Ngayon ay kunin ko lang yung salaan para salain natin. Iyan, magsala na tayo. Nasa school ang mga bata kaya wala akong helper ngayon. Iyan, ayaw bumaba, kailangan nating galawin. Kasi may naiwan sa ilalim. Sulok at dat. Kung di natin sinalaw, mapupunta yan sa puto natin na may ganyan siya. So, hindi magiging makinis ang puto. Yan, kada isang salang natin ay 7 lang yung kasya. I-steam natin yan ng 12 minutes. After 12 minutes, ilalagay natin yung cheese. Then, i-steam ulit ng 2 minutes. Luto na. Niready ko na din yung mga cheese na ilalagay natin. Ayan, nakaisa na tayong salang. Ayan o, magtanggal tayo sa molder. Yeah, no.
kinis. Wala man lang natira. Ayan, ito na po ang ating finished product, ang ating cheese puto. Napakaganda niya at napakakinis. Ang cheese po natin ay Eden. Ayan, thank you so much. Maraming salamat po sa palaging panunood ng aking mga videos. Pwedeng-pwede mo po itong pangnegosyo. Sa 4 cups po na ginawa natin, tayo po ay nakagawa ng 40 pieces na large puto. Cheese puto.